Isa ang Batasan Hills National High School sa Quezon City sa may pinakamaraming naitalang estudyante sa bansa. Kaya naman sa entrance pa lamang, mahigpit nang ipinatutupad ang health protocol sa mga estudyante. Para sa update yan, may detalye si Joshua Garcia live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Audrey, makaraan nga ang mahigit 2 taong pagsasagot ng module at online classes sa bahay, heto't balik eskwela na ang mga mag-aaral para sa blended learning. Katulad na lamang dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City na may pinakamaraming estudyante sa bansa, makikita na nagbunga ang paghahanda ng naturang eskwelahan sa pagbabalik ng kanilang mga mag-aaral. Sa entrance pa lang ay mahigpit nang ipinatutupad ang standard health protocols. Bago pumasok ay may mga nakatalagang mga thermal scanners para i-check ang temperature ng mga papasok na estudyante at gayon din yung alcohol dispenser. Gayon din ang pagpapatupad ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Ayon nga kay Dr. Eladio Hermida Escolano, principal ng BHNHS, mayroong kabuuan bilang ng 19,507 enrollees ngayong school year 2022-2023, kung saan hinati nila ito para sa blended learning. Sa mahigit 9,000 estudyante, nasa 4,700 dito ay nakaschedule para sa face-to-face classes sa umaga, habang may mahigit 300 guro ang nakatalaga para naman dito. Yung 19,000 ay hinati namin sa dalawa. Meron niyang two shifts. May papasok sa umaga, magsisimula ng alas 6 hanggang 12:30. Tapos yung panghapon naman ay magsisimula ng alauna hanggang 7:30. Dagdag din ni Escolano, walang discrimination ng kanilang eskwelahan sa mga hindi pa bakunadong mga estudyante. Well, ini-encourage talaga namin sila na magpabakuna. Iba kasi talaga may pagbakuna. Pero kung hindi naman, wala silang bakuna. So, tinatanggap pa rin namin. No? Kasi depende yan sa kanilang mga doktor o kaya kanilang mga magulang. Samantala, kampante naman, Audrey, ang ilang mga magulang dahil bago pa man din magpasukan ay yung mga nakausap tayo na pinabakunahan na nga nila ang kanilang mga anak at pinagdala na lang nila ito ng mga hygiene kit katulad ng alcohol at pinagsuot ng face mask. At samantala sa sitwasyon naman ng trapiko dito sa labas ng Batasan Hills National High School ay makikita sa parehong kalsada ng IBP Road sa magkabilang kalsada ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng sasakyan. At nakita natin ang presensya ng LGU katulad ng mga barangay personnel, DPOS, katuwang ang mga MMDA enforcers para gabayan pa rin ang mga motorista. Gayun din may mga kapulisan din tayo nakita na nakapose sa paligid ng mga paaralan para naman panatilihin ang seguridad ng unang araw ng balik-eskwela. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.